Paano matanggal ang watermarks ng Kane Master for free using your iPhone. So, gagamit na rin tayo ng iMovie kasi lahat naman ng iPhone ngayon is naka-installed na talaga yung iMovie. So, let's start guys! So, una guys, punta tayo sa application ng Kane Master. Then, punta tayo ng media. Pindutin natin yung media. And punta tayo sa photo. Mag-select tayo ng background. Ayan, ayan yung mga background na available. And kahit alin naman dyan, pwede nyong piliin para pansamantala lang naman na background nyo. So, pili tayo. And ang napili ko is yung blue. And then, pindutin nyo yung layer. Mag-add kayo. Tapos, video. Maghanap kayo ng video. So, ayan na guys. And nakikita nyo yung pin na yan. I-zoom nyo lang. Pwede nyo i-zoom out. Pwede nyo i-zoom in. So, depende. So, dapat hindi makikita yung made with Kane Master na logo. So, ayan. Ganyan ang pagkaka-edit dapat. So, ayan guys, ayun na yung in-edit nating video. Pindot na natin yung arrow. Then, i-export natin. Ayan, nag-exporting na siya. And, hintay lang tayo ng konti. And, okay na. Ayun, na-save na siya. And, labas tayo ng application ng Kane Master. Punta naman tayo sa application ng iMovie. So, i-click natin yung iMovie. Then, mag-create movie tayo, new project, create movie. Then, kunin natin yung video natin kanina, i-click lang natin. Then, ayan na siya. So, pindutin lang natin ng yung may plus, may pinch to zoom video. Ayan. I-zoom in mo lang or i-drag mo lang para at least mawala yung logo ng made by Kane Master. And ayan na nga guys, nagawa ko na siya. And we're done. Ganun lang kasimple, ganun lang kadali. And save na natin. So, ayun guys, sobrang simple. And I hope may natutunan kayo kahit konti. See you on my next one. Bye-bye!